kailangan ka pa rin eh, pupunta na din sa labas. Okay. Ngayon po yung huling ano, no, yung sa 1 Thessalonians, yung last chapter ating tatalakay ngayon. Kaya buksan po natin sa Thessalonica. Thessalonians chapter 5. Sabihin lang po, huli ko yung aking pang-ibig ng Bible. Huwag po natin kakalimutan na uminom ng tubig. Masyadong masela, mainit ang panahon ngayon. Okay. Ang title po ng ating message ngayon ay Rules, Reassurances, and Requests. No? Mga panuntunan, mga bagay na pag-aliw at mga request ni Apostle Pablo. At kung titignan po natin, ano po, itong chapter 5 na to, para maintindihan mo ng lubusan, kailangan tignan mo muna yung ano yung verse 13 hanggang ano eh, verse 13 hanggang 18 ng Thessalonians chapter 4, of 1 Thessalonians chapter 4. Kasi ang tinutukoy dito ay yung pagkuha ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. O yung tawag na tinetermino natin sa ating sa theology na rapture. Ano po? The rapture of the church. At dito, dahil yun po yung huling-huling tema niya noong chapter 4 ng 1 Thessalonians, nagbigay siya ng mga, ano, ng mga rules, eh, ng mga panuntunan para mapagandaan natin yung mga bagay na ito. Yung first part natin dito, yung verse 1 to verse 22. Eh, nabasa na naman natin ito. Siguro I'll just go through it in ano as we go through the preaching this morning. Ano yung mga pamantayan na to? Well, unang-una, sabi niya, no, sabi ni o panuntunan na ito, sabi ni Apostle Pablo, maging ano kayo? Hindi ibang ginamit siya panalita, no? Anyway, babasahin ko mga kapatid sa verse 1 and 2. Hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailangan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat, alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ang sinasabi niya dito, maging watchful tayo. Mag-abang, ano? So, unang-unang term natin eh, be watchful. Na nailagay mo ba sa ano? Sa buwan kasi hindi naman gumawa ng buwan. Okay. Be watchful. Maging handa tayo, no? Kasi merong ano eh, merong binabanggit dito na mangyayaring event eh, yung action eh. Ano yung mangyayaring event dito? Yung pagkabanggit, araw ng Panginoon. O the day of the Lord. The day of the Lord is coming. Ito yung kailang abangan natin, no? Kailangan maghanda tayo sa bagay nito. Yung the day of the Lord, ito po yung action dito na involved. Ngayon, sa mangyayaring event na ito, sa mangyayaring na ito, mayroong mga iba't ibang ano eh, tugon eh, o sabi natin, reaction. Kasi una, action, ano? Mayroong reaction. No, na, binanggit din dito. At dalawa yon, dalawa. Noon pa man, tapos eh, ngayon, tapos yung darating pa. It will, there has been and is and will be a twofold response. Dalawang pagtugon sa terrible judgment na ito, yung the day of the Lord. Pag sinabing the day of the Lord, ito yung ano, binabanggit dito yung chapter 4, verse 13 to ano, 13 to 18 ng 4th chapter of Thessalonians. So, dito nakatuko yun eh. So, sabi niya, meron dalawa eh. Yung unang binanggit dito, mababasa natin sa verse 3 and 7, nababasahin ko sa inyo ha. Kapag sinasabi ng tao, tiwasay at panatag na ang lahat,
biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Sa verse 7, sabi doon, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Yung unang reaction dito, alam niyo mga kapatid, yung mga hindi mananampalataya, o I will call the children of darkness. The children of darkness. Masyado silang ano, masyado silang panatag sa kanilang ano, sa kanilang sa kanilang buhay. Kaya naniniwala sila na ano eh, tahimik lang lahat eh. All is quiet. All is peaceful. Pero sabi doon sa verse 7, it will come suddenly. Yung mga bagay na to, mangyayari ito eh. At magugulat ka na lamang. Warning din ito sa atin, mga kapatid. Bagamat tinutukoy niya dito yung mga ano, hindi mananampalataya. Pero warning din sa atin ito eh. Lalo na doon sa mga malahingang pamumuhay Kristiyano. O lukewarm. So sinasabi niya ganito eh. Iisipin nila. With regards to this day of the Lord, yung unang reaction na isipin ng tao, okay lang. Maganda ang ano, maganda ang takbo ng pamumuhay. Yung earth natin na to, tatagal pa to ng ano, ng billions of years. Yung ating ano, yung ating life, okay lang yan. Maganda naman eh. Tahimik. Yan ang sinabi niya sa gabi, natutulog ng tao. Parang sinasabi niya, kung ano eh, okay lang. Pero ang warning na binigay dito, it will come like a thief in the night. Dun sa verse 3. Kapag sinabi nga ng tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babae, mga anak. Biglaan yan eh, pagka in labor yung babae, hindi mo alam kung kailang mga anak eh. Ako, na-experience ko yan. Kasi nung inaabangan ko dun sa, nandun sa labor room si Sister Coray, at dun kami sa father's waiting area, eh dun sa hospital na pinuntahan namin eh, pagka pinanganak yung bata, ilalabas muna eh. Tapos tatawagin, ako, Gorospe, ganun sasabihin yun eh, no? Eh, naghihintay ko, nagpre-pray ako. Tapos eh, ano lang ah, nagpunta lang ako sa, beta pa jingle lang ako sandali. Mamaya, pagdating ko doon, oh, hinahanap ka! Bakit? Eh, pinanganak na eh, si Caleb eh. Linabas na doon sa pinto, hindi ko nakita. Mahindi ba? Hindi ko nakita si Caleb noong unang... Oh, pag birth yan, oh, linabas na sa ano, papakita kasi yan eh. Lalabas doon sa ano, pupunta sa father's waiting area, lalabas na hawak-hawak yung ano, hawak-hawak yung sandulan ko. Tapos mapakita yun, unang-una. Saka babalik. Hindi ko nakita yan. Kasi, saglit lang, no? Goal of nature lang, sandali na. Kung pinigilan ko pala ng mga kahit na 20 minutes lang, ah, 20 seconds lang, makikita ko eh. Tama-tama daw paglabas ko eh. May humabol pa sa akin na isang tatay doon. Eh wala, nasisiyan na. Just like this, things like this will happen. Nangyayari. Pinapaalala ito sa atin kasi ngayon, medyo nagiging complacent na rin yung maraming mga Kristiyano ngayon eh. Iniisip na okay lang life eh, okay lang buhay natin. Okay na to. No? Nakakalimutan natin na meron palang tinatawag na araw ng Panginoon. The Day of the Lord. Itong Day of the Lord na ito, o yung tinutukoy dito ha, sa Day of the Lord na ito, yung rapture, ha? Yung rapture of the church, medyo nagkakaiba-iba yung magkakaiba yung pananaw ng mga anak ng Diyos dito. No? Iba-iba yung mga theologians, iba-iba yung paningin nila, eh. Papat sa tingin nila. Eh. Kasi, bakit nagkakaganon? Yung ano kasi yung prophecy regarding the rapture, eh, binigay lang to as an important event eh. Walang binigay na detalye, no, kung kailan. Wala eh. Wala. Kaya ang iba, iniisip, ito yung mangyayari bago dumating daw yung 7 years na tribulation, 7 years na paghirap. Yung iba, sinabi ito yung darating sa gitna. Kasi sa 3.5 years daw, ito yung peaceful. At sa susunod na 3.5 years, maghahari yung ano, Antikristo, at magsisimula na kaya kukunin ng Panginoon yung ano, yung kanyang church.
Hindi pa naman, iniisip ito sa huli. Dadaan lahat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat yung salitang maranata ay hindi naman talaga maranata, ligtas mo. O ang salitang maranata ay ibig sabihin talaga, maranata, dati ka ng Panginoon, kaya ako ay magpapagal. I will be faithful. So hindi alam eh. Pero ito ang tiyak, nagkakaisa tayong lahat. Yung mga anak ng Diyos, nagkakaisa sa mga bagay na ito, yun, tinetermine rapture na yun, mangyayari. Ayan yan, event. So kausapin mo ang ano, pagka kinausap mo ang alliance dyan, ang mga Pentecostals dyan, yung Conservative Baptist Church, pre-Bibian. Pagka tinanong mo yung mga iba, pagka tinanong mo Wesleyan yan, hindi, Wesleyan, dito kayo sa dulo. Kailan matay sa faithfulness. Pero lahat, nagkakaisa, mangyayari ang bagay nito kasi nakasulat. So, nung binigay ito, kailangan maghanda ka. Saan lang ka magkakataon? Yung mga ba kasi, tinitignan yung sinasabi nilang signs of the times, yung lapit na. Mayroon mga ganitong mga pinapakita mga sign, no? Na dating na talaga ito. Eh, paano mo dumating? Eh, paano mo dumating po sa una, sa huli? O dito sa gitna? Ang mahalaga, nakahanda ka lang. Kaya nga, dalawa yung response. Yung unang response, the children of darkness, verse 3 and 7. Tapos yung children of the light. Ano dapat ang maging tugon natin? Sa 4, verse 4, sabi dito, ngunit wala na kayo sa kadiliman. Kaya sinabi ko, children of darkness and children of light. Mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon na dating na para magnanakaw. Hindi ka mabibigla. Bakit hindi ka mabibigla? Kasi nakahanda ka eh. Sabi mo nga sa tagong nakahanda ka ba? Oh, mas maganda ito. Oh, mas maganda pala, wag tanong. Sabi mo na, maganda ka. Maganda ka. Parang maghahanda. Di patuloy lang nakapopos kay Kristo. Patuloy kang... Ang ibig sabihin na nakahanda, nagpapatuloy ka lang kay Kristo Jesus. Kung mapatuloy ka, yun sila pinakahanda. Maging handa ka. Sabi sa ano, sa verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Tingnan, very clear, kaya sa 6 eh, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. At di tulad ng iba. Ibig sabihin, mayroong mga iba na hindi gising. Hindi malinaw ang isip. Hindi, ano ba sinabi dito? O ano ba? Hindi handa. Kaya sabi, manatiling gising. Pag sinabi manatili, yan talaga nagpapatuloy ka. Pag sinabi manatiling gising, yan talaga nagpapatuloy ka kay Kristo Jesus. No? Tapos, sa verse 7, biglang sinabi dito sa ano sa di pala tapos ayun, no? Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Kaya sinabi kinumpare dito, kinagaiba yung response ng mga children of the darkness and children of the light. Pinakita eh, magkakaiba eh. Ano pa sinabi? Dapat bang i-response natin? Verse 8 to 10. Babasahin ko ha. Kasi malinaw, hindi ko na kailangang ipaliwanag ito eh. Ngunit dahil tayo'y panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Itong verse 9, ito ginamit ng mga ilang theologians, kasama si Pastor Leo, na hindi pre-trib, mid-trib, post-trib, kundi pre-wrath. Ibig sabihin eh, hindi tayo dadaan sa paghihirap. Pero opinion pa din yun. Eh kung dumaan ka, handa ka ba? Kung dumaan ka? Oo. Handa ka. Kaya lang maganda lang eh. O, tuloy natin.
Verse ano? Verse 10. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Magiging buhay man tayo o patay na nasa kanyang muling pagparito. Okay, binanggit dito yung mangyayari ulit. So dalawa yan, be watchful. Handa ka, just watch. Dapat eh, handa, nakahanda ka. Pangalawa, paano ba yung mga rules na ito? Be helpful. Be helpful. Verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ginagawa na pala nila. Verse 14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Tama ba yung nabasa ko? Tama, no? Mga kapatid, pinakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Tama, no? Tama. Basiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Okay, ito. Tingin nyo, ha? Okay. Be helpful. Alalayan natin. Yung ating mga kapatid. Maging matulungin tayo. Ito sa body of believers ito. Kasi kailangan natin ang bawat isa. Kailangan mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Hindi ka mamumuhay na nag-iisa. Hindi mo kaya. Kailangan mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan mo. Talaga. You need each one. Maski na yung apostol, nung lumabas ito, no? Nung sinabihan yung mga apostol na humayo, hindi naman mag-isa ang lumabas yan eh. Tigda dalawa eh. Kasi pagka dalawa, talagang kung nahihina ang isa, ang lakasin niya. Kung kailangan panalanganin yung isa, pag-aalalahanan. Kung ano kahinaan ko, pwede maging lakas mo at ako'y matutulungan mo. At kung ano kahinaan mo, pwede maging lakas mo at matutulungan kita. So ganyan talaga yung ito eh. So sabi, be helpful. Pangatlo ito, nagulat ako dito, sinama ito yung pangatlo eh. So be watchful, be helpful. Pangatlo, be respectful. O sinama o, 12:13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-uulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. O, tinan niyo, look at this. Honor and love your spiritual leaders. I-honor natin. Parang self-serving ito, no? Kung ako mag-preach, ano? Pero binasa ko lang naman eh. Ito sinabi. Ibig sabihin, ako, meron din ako mga spiritual leaders eh. Na aming dapat igalang at i-honor. Sensitive dapat tayo eh. Sensitive tayo sa mga nangangalaga sa atin. Kasi, katulad ng sinabi ko noong convention camp, yung mga spiritual leaders natin, parang tao din. Nasasaktan. May mga kailangan din. Nagugutom din. Oo, nagugutom din. Yung mga pinagdadaanan yung problema, pinagdadaanan din nila. Ang advice ko, busugin ninyo ng panalangin. Hindi na ako mag-ano doon eh, kasi sometimes you can also be an answer to your prayer. Pero busugin natin ang panalangin. Talaga, panalangin natin sila. Okay, be watchful, be helpful, be respectful. Yung pang-apat, sa verse 15, sabi dito, huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sali, pagpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Be merciful. Do not return evil for evil. Kasi ganito ha, mga kapatid, sa lahat ng iglesia nangyayari ito ha, akala nyo sa atin lang nangyayari, sa lahat ng iglesia nangyayari ito. Yung kapatid mo, masasaktan ka. Oo, talaga, nangyayari yan. Tama, kapatid mo sa Panginoon, masasaktan ka, bisa magkalit ka pa eh. Ano ko pa kayo ng mga born again? No? Pero magkakapatid, ganyan talaga eh. Meron ba kayong alam na pamilya
Ha? Meron ba kayo na pamilya na yung bawat isa eh hindi nasaktan yung ano, yung iba? Meron, di ba? Isa lang kasi nangyayari yan eh. Kasi hindi pa naman tayo ganap. Meron tayong mga kainahan. Kainahan. No? Minsan naman, baka masyadong mataas lang ang pride natin kaya tayo nasaktan. Minsan, may binabanggit ang salita eh. Akala natin, magpatama sa atin eh. Ang mahirap kasi, ganito mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo na nakaraang linggo, na hurt people, pagka yung isang tao nasaktan eh, natural, nakakasakit din ng iba yan eh. Oo, lalabas yan. Sa kanyang sa sarili. Kaya kailangan, i-deal niya yung self niya. Pero, heal people, be merciful. Huwag mong gantihan. Medyo kami nun eh. Yung ano eh, yung sa ano, pagdating ng araw, magiging ganti din ako sa'yo. Bubukuhin ko ngayon lahat. Tapos may mga joke niya nung bata na ano eh, na, nung bata ako, someday I will giant you. I will coconut you all. Bubukuhin ko kayo lahat eh. Yung isa anak ng Diyos nagpapatawad. Patawarin. Minsan nga, araw-araw nagpapatawad kayo. Lalo na yung mga ano, mga mag-asawa dito, naniniwala ko na dapat araw-araw nagpapatawad kayo. Kasi, minsan is talagang ano eh, dahil sa komplikado ng buhay ngayon eh. Sometimes, nakakasakit kayo sa bawat isa eh. Diba? Pagka kikip-kipin mo yun, ito, maintindihan ito ng mag-asawa, maintindihan nyo ito. Nasubukan nyo ba nakahiga kayo no, sa kama? No? Tapos yung isa nakaharap doon sa kabila, yung isa nakaharap doon sa kabila. Tapos para baka merong ano, para baka merong patent doon sa gitna. Pero parehong hindi natutulog. Pagka medyo parang natutulog na yung isa, gagalaw yung isa, parang kunyari sabihin gising siya. Magsing ako! Pero ang dali naman ayusin yun eh. Mag-usap lang, tapos yun. Mag-usap lang eh. Isang salita lang. Ayos yun. Hindi ko naman sinasabing, wala, sundin ninyo yung ibang paniniwala ko ha. Sa ating mga lalaki, pagka tayo nagkamali, mag-sorry ka naman. Pero pag nagkamali yung inyong may bahay, mag-sorry ka din. Tama din. Pero isa kayo, iba yun ang gumagawa ng first step, di ba? Ibig sabihin dito, mag-first move ka palagi. First move ka. Mas ano nga, bless ka ng Lord dyan eh. Kasi palta ka ng Lord dyan. No? Always do the first move. Okay. Natawa na yung mga bata na yun ang mag-asawa. Okay. Good. Oh. Pangano, be merciful. Yung susunod, ito maganda ito. Yung susunod. Verse 16, magalak kayong lagi. Tatlong salita lang, ano? Be joyful. Magalak kayong lagi. Bakit kailangan magalak tayo? Bakit? Bakit kailangan? Bakit? Utos ito eh, no? Utos eh, no? Oh, kalooban ng Lord, una, utos, kalooban ng Lord. Pangalawa, mababasa rin natin na ito yung bunga ng banal na Espiritu eh. For the fruit of the Spirit is love, joy. Okay. Ibang kagalakan, hindi sinabi dito magsaya kayo eh. Sabi magalak kayo. May mga sitwasyon sa buhay natin na talaga sobrang binayo na tayo ng buhay eh. Masyado mapagkunwari ang buhay eh. Na masyado tayo nasasaktan na eh. Pero utos ng Lord, joyful ka pa rin dapat. Hindi naman tatawa-tawa. Baka sabihin naman, loko-loko na to, mental na to. Yung joy na sinasabi, yung kagalakan, inasa loob. Nandun pa rin yan. Yung kahit na nasasaktan ka, nakakatid ka pa rin sa gawain. Nakapaglikod ka pa rin. Kahit na
ikaw, ano, kahit na ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok, nakikita ka pa rin ang dito. Tumutulong ka sa mga kapatid, ini-encourage mo pa din. Kahit na kayo dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Ay, tanda tayo nun eh, na gustong-gusto ko eh. Paborito ito ni ano, ni... Madalas pa ako ito ni brother rin eh. Ikaw ang kantipala ko, di ba? Yung mga lyrics doon. No? Di ba mayroon sinabi, nakit ka nasasakta. No? Kasi kantipala ko si Kristo Jesus eh. So what? Dito sa ano pa? No? Ang kantipala ko siya eh. Siya yung tunay na nagbibigay sa akin ng kagalakan. O, sabihin natin, si Kristo ang aking kagalakan. O. Kaya kung nasa si Kristo, yung kagalakan na dyan sa'yo, ano man yung pagdaanan mo sa buhay. Kaya, kahit na dumaan sa ganun, nasaktan ka, oh, nakikita mo, nakikita o, oh, ginagawa mo pa rin yung, kung ikaw netong kulit sa iglesia, ginagawa mo pa rin o. Oh. Kung ikaw ay, kung ikaw ay merong selfie, kumatid ka pa din o. Oh. Every Sunday, nakikita pa rin dito o. Oh. Pero nasasaktan ka. Kasi kagalakan mo, ay si Kristo. Okay. Yung susunod, sa verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Be thankful. Be thankful. Be thankful no matter what happens. Kasi ito sinabi niya, oh. Oh, alinaw, oh. Oh, kahit anong mangyari, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa lahat ng pagkakataon. Pag sinabi sa lahat ng pagkakataon, anong mga pagkakataon yan sa buhay mo? Yung ano ka lang ba? Yung tagumpay? O yung masaya ka lang ba? Hindi, pati dun sa ano, kalungkutan. Pati sa kapigatian, thankful ka. Kaya nga si Apostol Pablo, nung sila nakikinulong na ni Silas, eh, di ba? Nakakadena sila, umaawit sila. No? Sa kulungan, umaawit sila. Inaawit nila yung ano, yung mga... Hindi, wala pala ang awit natin pa noon, ano? No? Di ba ba? Ewan ko, nakaawit nila noon, eh. Pero umaawit sila at nabidinig sa buong ano, prison house. Alam niyo ba yung mga prison house noon, ano, hindi yung katulad ng ano, mga kulungan natin ngayon, hindi. Marumi talaga yun. Basa, kagabi, balamig. Kinakadena ka pa. Oh. Ano nga makakanta yan? Yan ang shackles niya pa. And yet, umaawit sila sa Panginoon, nagpapasalamat. Isa sa pinaka ano, liberating ano experience ko as a Christian, yung nagpasalamat ka sa Panginoon dahil sa mga bagay na nangyari sa iyo na hindi mo inaasahan. Ang hirap magpasalamat ko, no? Pero once na bigay mo ito sa Lord, dumarating yung ano eh, yung kapayapaan. Dumalabas eh. Nothing, ito, I will tell you something ha, nothing can break the spirit of gratitude. Nothing. Amen. Wala! Walang makakasira pagka punong-puno ng pasasalamat yung puso mo. Parati ka nagpapasalamat sa Diyos. Hindi pwedeng sirain niya ng anuman sitwasyon sa buhay. Kasi, maraming ito ito. Kahit na, 17 pala yun, ano? Okay. Kahit na lusubin ka pa ng ano? Kahit na lusubin pa tayo ng China? Kahit na ano? Kahit na dyan na sa gate, yung magpuputol ng kuryente. No? Kahit na yung presidente yung binoto mo, hindi nanalo. Kahit ko kapanlaman. Nothing can break the spirit of gratitude. Nothing. Walang makasira niya talaga. Pagka punong-puno ng pasasalamat ang puso ng isang tao, may gratitude siya, kahit anong mangyari sa kanya, hindi mabibreak niya. Kasi mauuna yung pagbibigay ng pasasalamat. Bakit siya lang ang pagpasalamat? Kasi, alam niya na ano eh, na hindi naman sa pababala ng Panginoon eh.
At saka kabisado niya, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. At parati niya rinirecite yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not harm you, plans to give you hope in the future. Kung meron mang mga pinagdadaanan yun, hindi pansamantala yun, hindi pansamantagal. Pinagdadaanan na eh. Ibig sabihin, dadaanan lang talaga. Hindi kayo standby doon. Okay. Susunod, 19-22, be careful. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Tapos eh, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat. Huwag na ninyong balay-balay-walay na anumang payag mula sa Diyos. Surin ninyo ang lahat. Excuse me ha. Inom lang ang tubig. Ah, wala ba? O sige, 17 muna tayo. Ah, 17, yung mahalaga pala. O, 17. Palagi kayong manalangin, be prayerful. Sige, balik tayo yung 17. Yung term dito, pray without ceasing sa English, palagi kayong manalangin, hindi ibig sabihin dito na nakalood ka nalang parati, nananangin. Ang ibig sabihin ng being prayerful is nagpapatuloy. Kailangan mo manalangin, by the way. No? Sorry, na-miss ko to ha. Kailangan mo manalangin. Kasi, yung manalangin ang nag-uugnay sa'yo sa Diyos eh. Mapapalapit ka sa Kanya eh. Kaya nga may prayer eh. Kasi anytime, pwede kang lumapit sa Panginoon. Alam niyo, hindi pwedeng ano, ito lang yung isang ginagawa ng Kristiyano na hindi pwedeng i-duplicate ng Diablo. Hindi pwede ito. Kasi kahit na yung pinakamahinang anak ng Diyos, pag lumuhod ito at nanalangin, nanginginig yung kajabluhan pa yun. So, no? Nanginginig lahat. Natatakot. Kaya nga, kailangan parami tayong nananalangin. At panalangin tayo sa bawat isa, hindi lang sa atin. Ito, panati kong inihing sa inyo na ipanalangin niyo ako. Alam ko po, ginagawa niyo yun eh. Kasi nasusustain ako eh. Yung the amount of stress I have to go through. Pero ano eh, talagang nakita ko sinusustain ako. Nakita ko dahil sa, alam ko sa mga prayer ng mga kapatiran. Pag nakita tayo sa ano, sa heaven eh, ituturo ng Panginoon lahat eh, mga nanalangin sa akin na yan. Pasalamat ka dyan, pasalamat ka. Lahat yun, ang dami niya siguro, no? Pasalamat ako, no? Kasi, nanalangin para sa akin. Okay, doon na tayo sa be careful, sorry. Inagin dito yung what not to do. Ano ang hindi mo dapat gawin at ano ang dapat mong gawin. Ano yung dapat mong gawin? 19-20, do not quench the spirit. Do not despise prophecy. 19-20. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalay na numagpayan mula sa Diyos. Yung prophecy dito, hindi lang ito yung prophecy na sinasabi na ano, na subjective revelation. Pero prophecy sa salita ng Diyos. Huwag niyong baliwalayin. Pero pinamalaga dito siguro yung ano eh, yung verse 19 eh, do not quench the Spirit. Pagka ikaw nuudyok ng Spirito, gawin mo agad. Huwag mong hadlangan. Kasi pag hinadlangan mo, unti-unti magiging manhid ka sa mga bagay na nais magawa sa iyo ng Panginoon. So yung what not to do, and what to do? Verse 21, sabi niya dito, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. So, ito yung sinasabi dito, yung test everything. Test everything. Minsan may mga ngaral dito, tapos parang kakaiba ata yung sinabi na doktrina, no? Tanggalin nyo na yun. Ang kunin nyo yung mabuti. Paano kayo kumain na, no? Sino na kumain dito na, no? Ng buto-buto? Pork chop. Mga pork chop, yan, tama. May buto yan, di ba? Anong ginagawa mo? Inaalis mo buto. May inaalis mo yung laman, ano?
sa buton. Takalin mo yun. Iiwan mo yun. Hindi mo kakainin yung buto. Kinakain ba yung buto dito? Hindi. Kahit kabulalo yung buto, hindi kinakain. Hindi ba? O, hilaya. Pag kinain mo, patay ka. Hindi mo kinakain yung buto. Tinatanggal mo yung buto, kinukuha mo yung mga karne. Hindi naman perfect yung mga iba eh. Hindi naman perfect eh. Kaya nang hirap naman ang nangangaral eh. Kasi alam niyo kami, mas matindi ang ano, mas matindi ang pananagutan namin sa Panginoon. Kaya kailangan lang natuto kami sa salita ng Diyos eh. Now sometimes, mayroong mga ngaral na parang kakaiba ka tayong dating ng ibang sinabi niya. Tanggalin nyo na yon. Kunin mo lang yung mga ganda. Lalo na sa area ng prophecy, nag-aaway, nagkakaroon na ano ang dyan eh. No? Sa area ng spiritual warfare, nagkaka-clash. Pero ganito, pick the things that are good. Verse 22, ito mahalaga. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Avoid every kind of evil. Bakit avoid? Kasi nandiyan yan eh. Hindi naman tayo ano-ano naging born again ka, hindi naman ano, hindi naman inalis ka sa mundong ito, nandito ka pa rin eh. Eh yung mundong ito is a fallen world. Ibig sabihin nandiyan pa rin lahat yan. Ano sinasabi dito? Piliin mo ang mabuti. Matuto kang suriin kung anong makakasama sa'yo. Naalala ko nung nag-start tayo, yung mga young people ngayon, hindi niya abutan ito eh. Pero si tatay at sila nanay noon, walang sine! Hindi pa pwede lang! Kasalanan niya na manugasin. Yung pagdating ko, ako sabi ko sa kanya, tay, suriin na lang nila kung ano maganda. Kung ano nararapat, anong dapat. Kasi ngayon, may mga sine na naman, nakaganda talaga eh, no? Mga sprinkled songs eh. Tapos yung ano, sa internet, naman, mga kabataan, lagyan nyo na yan ng ano, lagyan nyo ng, kanyan, ng filter yan. Kapag mayroon mga pornographic site, huwag nyo nang buksan. Kasi once na binuksan mo yan, magkakabit lahat yan eh. O, sunod-sunod yan. And addiction starts once na umpisan mo yung isang bagay. So tanggalin na natin yung mga bagay na ano alam natin makasasama sa atin. Avoid every kind of evil. Avoid every kind. Hindi ko sinabing wag na kayong mag-isolate na kayong sarili niyo parang bongha. Hindi sinasabi ng Panginoon na gano'n, na maging mongha ka na eh. Wala na. Doon na lang ako sa bundok. Mag-isa ako doon. Walang kasalanan dito. Kala mo lang. Nasa mundo ka pa din eh. Hindi. Ang ibig sabihin dito, mamuhay ka, makita yung pagiging anak ng Diyos sa buhay mo. Ano reassurances? Benta na mo ha. Merong reassurances eh. Sa verse 23 and 24, babasahin ko ha, sabi, naway lubusan kayong lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa verse 24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. May pangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, He will sanctify you, true and true. Yung sanctification mo, yung pagpapabanal sa iyo, hindi naman ito ang gagawa nun ng Panginoon yun eh. Habang ikaw ay patuloy na nagsasubmit sa Kanya, nagpapasangkot sa Kanya, yung pagpapabanal sa buhay mo, siyang gagawa nyo. At sinabi dito sa ano, sa part ng verse 23, na He will present us blameless at Christ coming. Bakit niya gagawin ito? Sa verse 24, kasi tapat siya. Tapat siya sa iyo. Sabihin mo, tapat ang Diyos sa iyo. Tapat siya. Ayun lang ang pinahawakan natin eh. That's the only thing we can hold on to. God
is thankful. O, tingnan nyo, ha, sa uling-uling ito, ha, sa verse 25 to 28, tingnan nyo yung request si Apostle Pablo kung gaano kahalaga sa kanyang panalangin. Verse 25, mga kapatid, ipanalangin din nyo kami. Kaya nakita nyo, ako parating nasasabi siya, panalangin nyo naman ako. Kailangan ko talaga yan. Kailangan ko yan. Kailangan ko pabili ako. Kailangan ko. Pray for me. Even as I pray for you. Tapos eh, verse 26, tignan mo yung kung gano'n siya sa close ng mga Thessalonians, ha? Batiin niyo ang lahat ng mananampalataya bilang kapatid kay Kristo. No, talagang ano? Greet everyone for me. Sabihin niyo, oh, galing to kay Apostle Pablo. Pinapakita niya yung kanyang warmth at kanyang pagmamahal sa kanila. Pero yung last one, sabi niya, verse 27, ipinapakilusok namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoon, na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Magiging encouragement yung letter na ito. Kaya nga, yung unang gospel na binabasa ng New Testament Church, yung sulat ni Pablo. Wala pang Matthew Mark Luke dyan noon. Ito yung unang-unang sinulat niya eh. Ito yung unang-unang nag-circulate. Ito yung pumunta sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil wala pang New Testament Bible noon. Yung mga sulat lang ni Apostle Pablo. Ang ganda ng ministry niya. Kaya sana nakuha natin ito lahat ano, sa paghanda. Ah. Huwag tayong maging complacent. Ano ba yung complacent sa Tagalog? Ha? Patumpik-tumpik. Papetiks-petiks. Huwag ka papetiks-petiks, huwag ka patumpik-tumpik. Maging handa ka. Maging masipag ka. Magpatuloy ka kay Kristo Jesus. No? So, hindi ko lang alam ang word din sa Ilocano eh. Pero I wish I knew. Siguro maganda yun. Eh, nakuha natin ang message yung mga. Kapagituro. Alam mo, parang natin ang Panginoon. Natapos yung ating first book na naman, no? Yung Thessalonians, First Thessalonians. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakatapos naman tayo. Yung isang aklat ng Biblia. Yung susunod natin, Second Thessalonians. Dito sa Second Thessalonians, iba na to. Kasi babayuhin niya na yung iglesia. At babayuhin niya din tayo na sa pagbabasa nito. Sabagat dito, babanat kasi. Oh, sige, tayo ko na lang. Aba, makapagyarin sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. Salamat din sa First Thessalonians, Ama, yung unang-unang aklat, Panginoon, ng New Testament na naisulat. Salamat, Ama, sapagkat dito pa lamang, Panginoon, ipinapamalas mo na, pinapakita mo na sa lahat ang iyong plano para sa iyong mga anak. At nagpapasalamat kami that we are privileged, O God, to be able to read First Thessalonians. Lord God, patuloy na gabayan mo kami sa aming pagbabasa at pagninilay na susunod na aklat namin yung Second Thessalonians. At dalangin namin ito patuloy na magpalakas, magpatibay sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Lord God, panatiliin mo ang apoy sa aming mga puso. Hanggang sa iyong muling pagbalik. Hanggang sa pagdating ng panahon na kami kukunin mo lahat. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isasabi natin dito, pray continually, no? Kaya tatawagan natin yung mga kapatid na humingi ng panalangin.